Yes, mga kaibigan, sa buong kapuloan ay ganap na ang alas. Alas 9.39. Papa J, pause ka ba? Oh, since birth. Kaya giniiyak ko nun eh, ng bata ko eh. Oh, sakala nanay ko, ba't yung anak ko nakakain ng buho? Bata pa, wala ng buho. Mga kaibigan, 721-2429 is the number to call. Darating pong ano, darating pong Sabado kayo yung bloodletting project. Bloodletting. Yung pala tawag dyan, pag donation ng dugo, no? Bloodletting. Unlating. Bloodletting, ano? Para pwede mang blood donating. Ano ba? Yung aming pong ano, yung aming pong pangga, dugo mo buhay ko. Ayan. Hindi po ito raffle promo, ha? Ito po ay bloodletting project, mga kaibigan. Simultaneous po ito, third. Pangatlong taon na, malamang third eh. Alam ka naman sa, di ba? Oo. Barangay Jesus de la Peña, Covered Court, Marikina City. Barangay Jesus de la Peña, Covered Court, Marikina City, March 25, 2017, Saturday, 10 a.m. hanggang alas 5 ng hapon, mga kaibigan. Incorporation, hindi, this is a joint project of your Panga 106.7 Energy FM, Philippine Red Cross, and JCI Marikina Sapatos. May medyas kaya sila, medyas. Diba? Oh. Baka balang araw mo, diba, magbay na sila ng medyas. Oh. Kasi hindi naman lahat pag yun ang ano, diba? Ang hindi naman kung ang tawag isa para sa pakas lang binibenta, wala magkaroon ng medyas. Mga kaibigan, also in cooperation with, ayan, Wishy Smart C, Waffle Time, and Pocari Sweat. Totoo yan, di ba? Bakit yung balot vendor? Sinisigaw balot, pinay naman paninda. Totoo di ba? Oo. Hindi niya sinisigaw kasi, ano, mapagod siya. Pag sisigaw niya lang, ba? Eh, ano yung balot yung charon? Asin, suka, may sili, nakabalot sa dyaryo. Mapapagod siya kanya, sinisigaw niya. Anong point ko? Wala. Wala akong point. Wala akong mga pay. Mara kasing ano itong mga pay. Kaya sa pagjowang nandito, mga kaibigan, last nyo na yan, ha? Tumigil na kayo. At saka si Darcy Royo, mga kaibigan, binabati po niya lahat ng kakilala sa kanya at sa lahat na may crush sa kanya. Hello. Si Mika ng Pasig, yan sa kabilang linya. Hello, Mika. Ay, magsalita. Ayaw mo, ha? Hello? Ha? Mika? Kinakausap ka, ha? Hello, sorry po. Hindi ko po na ano yun, speaker po kasi kanina. Ah, huwag ka mag-speaker na. Opo, sorry. Ano lang tayo, handheld lang, ha? Opo, opo. Kasi huli nag-speaker, sinapak ko eh. Sorry po. Abiro lang, wala akong gagawin ganun, ano ka ba? Hi, Mika. Ano, Mika, Maika? Ah, Mika po. Mika. Apo. Baka ng Mike yan, arti mo lang yung Mika. Hindi po, mae po. Oh, sige. Alright, ikaw ay napatawag kasi? Yun lang po ko ng advice tungkol po sa ex ko. Sa ex mo? Sa ex po. Ah, ex? Akala ko sa ex mo. Bakit may ex? Gano'n nga ba? Bakit ka may gano'n, di ba? Tsaka kung meron ka man yan, mainit ba yan ngayon? Ex po. Ex, oh. Opo. Bakit? Iwalay na kayo? Opo. Malamang, ex eh. Akwenta mo ko, dali. Oh. Ano po kasi, bali, LDR po kami. Oh. Wala pa po kaming 2 months eh, nung nakapag-break po ako. Kasi po nalaman ko na nakikipag-chat pa rin siya din sa ex niya. Teka nga muna, saan ba ito nakilala? Bali, pumunta po siya dito sa Pinas last year. Bali, taga India po kasi siya. Tapos, dun po kami nagkakilala. Sa India? Ay, hindi pa, dito. Dito po kami nagkakalala, sorry. Okay. Opo. Teka, India na siya, Indiano? Opo. Ah. My friend, ganun.
Madam, to sell to you a brand new car. Hindi, medyo hindi po ganun. It is very, very, very good. The car itself, the windshield is may grado na. Hindi naman po ganun ka, ano yung Indian accent niya. Di, sige na, siya sa sell. Ayun. Do you want to eat my biryani while I eat your motabal? Ganun. Grabe. Minibiro ka na. So, nandang ka lang. Anong okay. ginawa niya sa Pilipinas? Bakit nagpunta rito? O magka-chat muna kayo? Ah, hindi po. Bali, nagkakalala po kami nung nandito siya. May parang common friend po. Yan, opo. Tapos... Ah, so hindi ko pinunta niya rito? Business trip po, sa work. Business trip po. Opo. Sosyal. Yan. Nag-business trip sa Pilipinas, ikaw na-close deal niya, no? No, ikaw yung na-close deal niya, di ba? Pa. Grabe. Mika, pa, close deal. Grabe. Ah, tapos? Tapos, bali naging kami po nung January. Ayun, online po. Tapos? Ay, nagpunta rito, hindi pa naging kayo. Ah, hindi po. Nag-chat-chat po. Muna kayo, tapos nung ano, gano'ng katagal ka nag-chat bago kayo nun? More than a month po. More than a month kayo nag-chat tapos sinagot mo? Opo. Paano mo sinagot? Gusto ko lang malaman, pag-foreign na video kayo, paano mo nasagutin? Sinagot ko po siya ng yes, pero in Indian, in Hindi. Paano ba yung yes ay hindi? Hindi ko alam kung tama yung pronunciation. So alam ko, paano? Yes? Hindi o. Bali, ang spelling niya po, H-A-A-N. H-A? A-N. Ha? H-A-A-N, opo. Paano basahin niya? Hindi ko din po alam. Basta yun po yun. Lang, ano ba yung tanong niya? Bakit haan? Ang tagot mo? Can you be my GF? Kasi sa Ilocano, ang haan ay hindi. Sa Ilocano, ang haan ay no. Pero yun pa sa hindi. Ate, baka naman hindi Indian yan, baka Ilocano yan. Indialano pala, Indialano. Indiang Ilocano. Tapos, bali nangyari po kasi sa relasyon namin. Parang halos every week ko nagkaka-problema, so medyo immature pa din po kasi ako, so parang talaging nakikipag-break. So what was your biggest problem? Ayun, yun po, nalaman ko nga po na nakikipag-chat pa siya dun sa ex niya. Paano mo nalaman? Tapos, sinat ko po yung girl. Paano mo nalaman okay. nakikipag-chat siya? Sinat ko po yung girl. Kasi, parang kinukutuban po ako na may something, na may mali, ganyan. Tapos, so inalam ko kung sino din sa mga friends niya sa FB yung ex niya. So, bali may mga sinabi naman po kasi siyang information sa akin maliban sa name. So, in-face ako dun yung, kasi yung pangalawa niya pong ex, pinag-sliding po. So, eh, nahulaan ko po. Chinat ko yung girl. Tinanong ko kung halala niya yung si guy, ganyan. Tapos, ayun, noong una, ayaw pa po umamin ni girl na kilala niya. So, tinatanong niya kung bakit ko siya tinatanong kung sino yung guy. Tapos, nung sinabi ko, bali ang pakilala ko po kasi, friend ako nung girlfriend nung guy. Iba talaga yung mga babae kayo, ha? Eh, ganun talaga, Papa Jay. Tapos, ayun, umamin siya na ex niya yung guy. Noong una, wala po siyang sinasabi sa akin. Ganyan, wala siyang inaamin. And then, nung nag-tingin ako sa kanya, ganyan-ganyan, sabi niya, tsaka siya umamin na, sabi niya, if it helps, nag-chat siya sa akin last week. Sabi niya, I want you back. Yun po yung chatis ng guy. So... Nagkita na ba kayo mula naging kayo? Hindi pa, di ba? Pa po, opo. So, yan po. Sige, no-comment na lang, no-comment. Ano? Hindi ako masali sa kwento niyo.
Nakapag-break ako kay Guy. Tapos, tinanong ko siya kung anong pangalan ng ex niya. Oh. So, sabi niya, confirmed na yun nga po si girl. Mm. Sabi ko, so siya nga. Okay. Yan. Tapos, sabi ko, gusto mo pala makasagbalikan sa kanya eh. Bakit tayo pa din? Nung, bali, nung time na yun po. Di, tapos, di sabi niya, sana naman ako hayan. Sabi ko, sinat ng friend ko, yung ex mo, yun yung sinabi nung girl, na gusto mo nga daw makasagbalikan, ganyan. Mm. Tapos, sabi ni Guy, totoo daw na sinat niya, nung nakaraang week yung girl. Pero hindi para makipagbalikan. Para lang daw po kamustahin si girl at saka yung anak ni girl. Nung time daw po na sinat niya si girl ng I want you back, matagal na daw po yun. Hindi pa daw kami magkakalala. So, yun. Yun po. Tapos, pero naguguluhan din po kasi ako. Kamera niya. Yung... Hey, kasi po, actually, mga 8 kami, naguguluhan din kami. Ay, sorry na po. Hindi kasi po, parang, sabi ko kasi na, yung sinabi po kasi yung reason sa akin ni Guy, kung bakit sila nag-break ng girl, is, nung pumunta daw dito sa Pinas si Guy, nahuli niya daw po si girl na may kaanong white guy. Okay. So, opo. So, parang iniisip ko na, kung totoo na may nahuli siya na ka, ano ni girl, bakit niya pagugustuhin makipagbalikan kay girl? Oh, ba't mo siya tanongin? Bakit ako tanong mo? Nakapay. Banan na tanong eh. Tanong mo kayo sa ito. Siya yung lagi online eh. Siya yung laging ano eh. Minsan nagkatrabaho ngayon eh. Nagdodota na naman sa gilid. Pinapakapitalize ko yung buong folder, nagdodota ka dyan. Tapos, ayun, pero, bali nag-break po kasi kami, 2 weeks ago. Tapos, ito lang pong last week, nag-usap kami uli. Okay. Parang, tinatry niya po na to work out ali yung relationship namin ganyan. Bili ka dami. Pero may... okay pa. Sorry na po. Aking tipo corny. Bili ka dami. Workout kasi, dumbbell. Oo, sorry na po. Wala kayong alam sa comedy. Ang comedy ko kaya. Ayun, yun po. Tapos, kaya lang po kasi, parang may condition. Anong condition? Ano po kasi, bali isa din po sa reasons kung bakit ako nakipag-break sa kanya. Kasi? Gusto niya makita yung jawarma mo. Hindi naman po yun, grabe. Hindi, jawarma sabi ko, ano sabi ko? Ah, nag-isip ang masama. Yan, Agiri. Kasi ano po, gusto niya kasi mag-send ako ng sexy pics. Sexy picture? Wow! Let's have a good time tonight, girl! Di ba? Versace on the floor, di ba? Pero kasi... Ang last one ang kantang yan. Di ba? Parang Serex. Ay, hindi ko po alam. Ang lakas maka luma eh. Daddy Jimmy yung edad. Ayun, Eric, hindi inaabot ng mga bata yan, di ba? Yung paraiso ni Adan, wala na yan eh. So, tinanong ko po siya noong unang beses na sinabi niya yun, kung anong definition niya ng sexy pictures. So, sinabi niya na, seeing you in your bra is sexy. Ah, yup. So, yeah. Jan, seeing you without the bra is sexier, yan. Diba? Diba? Sunod yun natin, pati ribs mo. Can I see your ribs? Apo, badyo yung balat niyo. Balat mo sa kanya, loko ka. Katanga-tanga ka, hiwala ka sa ganyan. Bahala ka sa buhay mo. Ay, thank you. Tapos,
Actually, kanina mag-chat po kami ulit. Okay. Ayun, may sinabi po siya, tapos... Ah, sinabi niya? May ginagawa po siya. Hinahawakan niya yung ano, kabab niya, kabab. Tama nga, kabab. Alam niya ba yung kabab? Yung kabab yung mahabang karne, ano, na... Brown, bro. Pagkain na ano yan, Persian food yan, di ba? Kabab. Parang sa kung Amerika, food long, hot dog. Sa Indian, sa Persia, kabab. Diba? Kung sa Amerika, ketchup. Sa Persia, tabal. Hawak niya yung kabab niya, kabab? Ha, te? Opo, opo. Oh. Tapos, ayun. Balik ko? Hindi ko po alam. Ano ba yan? Ang pangit. Kadiri. Ang baboy. Yeah! Ayla! Ala ka. Nag-PM yung boss namin. Pag di mo titigilan yung kalokohan mo, pabaga lang yung internet natin. Hindi na po. Ang bilis ng internet namin ngayon, ha, makinig, para kabayo. Kakao, parang pagod. May kabayo siya, o. Oh. Okay, o tapos, Then, so... Ayun, yun po, so... Humingi kami ng ganun. So, sabi ko, wala na, sa labas ako, eh. Yun na lang po yung sinabi ko. Okay, Yan. So, bali yung sinabi niya na... Anong tanong mo sa akin? Kung bali ko. Nay! Ano nga yan? Hindi! Yung kamay! Ang baboy! You're such ano? a... tapos, ah. Ayun. Tanong ko lang po kung ano. Nabasa ba ako mga pagbay? Hindi na, tanga! Binabastos! Di ba? Boplox! Binabastos ka na? Mabalik ka ba dyan? Di ba? Ate ko normal na Pinay, bilak na yan. Di ba? May respeto sa sarili. Gawin sa harap mo yan, ate. Pakahit bago siya, sampalin mo yung lalaking yan. Kasi kung nagtatanong ka pa, mabalik ka sa kanya? Alam mo na ulo mo ulit ako, hindi utak? Grabe. Ay, parang... Sinag mo, alam, isipin niya, ikaw niyo isip? Parang na po. Ay, hindi mo yung sinasabi ko? Opo, opo. Hindi lang dahil sa bagay na ito, but applicable to sa lahat, eh. Look, tawag nito, Mika. Opo. Alright? Binabastos ka na niya. I'm sure, before you met this guy, your dignity is intact. Tama? Opo. O, yung self-preservation mo, yung self-respect mo na andyan. Anyari? Asan ka ka na nung natanggap mo yung text na hawak yung kanyang, ano, prutas? Ano ang prutas yung mga ba, no? Prutas. Asan ka kanina? Ha, po? Asan ka kanina nung nag-PM siya ng gano'n? Nasa bangko po ako. Imagine mo, parang kanta ka! Nasa bangko ka! Nasa formal na lugar ka, makakatanggap ka ng gano'ng PM? Okay. Diba? Po. My friend, I want to tell you right now that I'm holding my vegetable. Diba, ang pangit! Opo. Tapos ikaw, nagtatanong ka pa kung babalikan mo siya, binabastos ka na? Asan ang utak mo, oy? Sorry. Huwag ka mag-sorry sa akin, hindi kita ka mag-anak! Sorry. Ay, may kasin? Ayun, alam ko naman na po yung sagot. Oo, yun. Siguro, iba pa rin pag marinig ko sa ibang tao. Sabagay, ibang tao nga naman ako. Hindi mo ko pinsan, ah. Yes, ko. At pag ganyan, alam mo ganito, lagong paalala kanina yan. You always have to remind a guy, di ba? Or
you always have to make a guy make you. Diba? Hello? You always have to make a guy make you, diba, his way of life. Actually po, ano kasi, noono pa lang, bringing up ko na yung topic na yan. Ikaw nag-bring up? Hindi pa ako naniniwala sa PM. Hindi po ako, I don't engage in PMS. Ano yun, PMS? Nagmumunta na dito ah. Hindi ako millennial, sorry ah. Premarital, ano po. Fingers. Ano ba, F or S? PMS po. Yes! Diba yun yung masakit yung puso nyo? Yung isa pa po. Ah, premarital sex? Opo. Kasi ang pagkakadinig ko, PMS. Premarital fingers. Bakit? Hindi ko may inaano ah! Wala akong ginagawa! Wala akong ginagawa! Bumuli yung laway ko, bad trip. Oh. Bayan, no? Tumulot. Teka lang, ate, ha? Bumula sa kami. Bala nga, damit ko. Sorry, laway ko ng ulo. Tapos yan. Hindi ka niniwala. Hindi ka niniwala sana sa PMS. Opo. Okay. So, sa virgin ka pa? Opo. Matawa siya, no? Bakla, oh. Sabi niya, huwag isang tumaling ba ako? Anyway. Oh, you keep it. Alam mo, ate, I like your attitude. Ultimate, virgin ka pa? Opo. I don't know what, I'm just asking, ha? Hindi naman at siya kabawasan kung virgin o hindi. But I'm not promoting, sige, bigay niya. That's what I'm saying. But if that is your, ano, your logic, if that's your discipline, well, I salute you. Well then, well and good, tama? Opo. Alam mo bakit parang hindi ako naniwala? Mm-hmm. Kasi hindi ka nagalit eh, binabastos ka eh. Imagine mo, you have a discipline of not believing in premarital sex, tapos papadalahin ka niya ng, mag-present ka ng picture mo na kabra. Tapos hawak daw niya yung kanyang prutas. Hindi ka nag-aalit, samantalang naniniwala kang dapat. Ano ka ba? Parang hindi magkatugma yung dalawa, di ba? Ano po, nag-aalit po ako nung una. Ano ka nag-aalit? Ayot ka dong, ganon? Hindi po. So, mabilis na kayo na parang wala siyang pagkakayo sa ibang guys. Why? Did na... Ang dami! No! Guys! Nandamay ka ba, ha? Hindi ko naman po nila. Sabi ko sa ibang guy. Sabagay, ibang guy lang yan. Pangalan, Jorel, saka Rito. Yan, so... Nagdodota na naman sila. Na first blood ba nila yan? Yung mga tech na... Mambeka, yung mga technician mo dito, naglalaro po ng ano, bookworm. Grabe, ate. Alam mo, nalulungkot ako na... Sa bagay, baka nagalit. Baka ngayon ka lang ganyan magkwento, baka kasi galit ka naman talaga, no? Noona po, sobrang galit ako. Kasi nung time na yun na first time niya pong bringing up yun, kami pa po. So... Bastos, diba? Bastos, opo. Bastos yung ano, yung... So, anak ng parang, pugo. Pugo. Parang, isip ko na lang na baka sa culture, gano'n. Hindi ko po ang sabay. Hindi yan sa culture, ate. I mean, to my opinion, ang Indian ay ano, ay mas laid back sa atin. They are more traditional than us. Ang pangit po. Ayan. Nasa tao yan, sa kultura yan. Opo, yan na nga po. Sorry na po. Huwag ka mag-sorry, hindi kita ka mag-anak. Again. Okay po. Sorry, guys. Yan po. Sige na, gusto mo pang mag-ano, i-apply yung ating title? Sorry, thank you, and goodbye. Paano naman i-release mo yan? Okay po. Gusto mo? Ah. Gusto mo, ha?
Ayos ko mo, ha? Kaya, ayun. Hindi na po talaga dapat, di ba? Oh, di ba? Okay, dalawang isip at tanga, oh, tanga. Ano ka ba? Mahal mo naman. Minahal mo kasi kaya ganyan ka. Yan na nga po eh. Hindi ka rapat-lapat. Sige na, ano pangalan niya? Uni. Ha? Uni. Opo. O sige, o dali. Sorry, thank you, and goodbye. Go ahead. Diba? Uni. Ano pa, hindi ka nakikinig. Basta hindi mo naman maiintindihan yung sinasabi ko kung sakali. Ito-translate ko mamaya. Ngayon, sorry. Sorry dun sa mga pagkukulang ko nung tayo pa. Sorry dahil masyado ako naging immature. Na palagi kitang inaaway. Sorry dahil hindi ko inintindi yung mga pinagdadaanan mo that time. Thank you. Thank you sa love na pinaramdam mo sa akin before. Naging masaya naman ako. Yun. Pero kasi babalikan kita, parang feeling ko mawawala yung self-respect ko. And parang self-worth na din. Kasi feeling ko pag ginawa ko yun yung gusto mo, hindi na ako yun eh. Sino yun? I mean, masya tugma dun sa paniniwala ko. Okay. Akala ko pagtanggal mo ng ano, damit nakabra ka lang, naging ako na ang pita niya. Ayan, goodbye. Yes, po. Ay, okay na po. Opo. Okay ka na? Gusto mo na mag-celebrate? Ha? Hindi pa po soon. Celebrate tayo. Wow! Celebration! O, di ba kaya nang gato nyo? Sabi na ko ate, ako yung malungkot, maging malungkot para sa'yo. Kasi wala naman dapat ikalungkot. Tama, mali. Tama po. Ano dapat ikalungkot? It's a good thing. Siguro you are just that compassionate na para ganyan reaction mo. Kasi yung mabaya mo naman nang gagalaitin na dyan. Di ba? Imagine mo sabihin sa'yo. Mika, I want you to go ahead, take off your clothes, and send me pictures wearing your bakul. Di ba? Yung mabaya galit na galit na. Kaya lang ikaw, ate, compassionate ka siguro talaga. It's a good thing, ate, na hindi mo ginawa. It's a good thing. Di ba na your idea, your discipline is intact. That's a good thing. Alright, okay ba? Huwag kahit kinin yung lalaki. Not only because he's a foreigner, di ba, he belongs to a different race. Kahit sino lalaki. Maintain your, ano, your, that attitude. Opo. Alright? Opo. Hindi ako tatagay. Alright? Opo. Okay. Okay na? Opo. Okay na ba? Opo, okay na po. Okay na, no? Opo. Okay na nga. Opo, okay na po. Okay na, di ba? Opo. Okay talaga. Opo. Nabubusit ka na ba? Hindi naman po, okay na. Nabubusit ka? Hindi naman po. Nabubusit ka nga. Hindi po. Nabubusit ka, di ba? Hindi po.
Malapit sa Picon. Hindi po. Ano pa kita kita? Ay, naka. Salamat sa pagtawag, ha. Okay po. Hindi din po, Papa Jay. Ayan. Bigay ito ng premyo. Sige po. Ayan. I'll pray for you later. Uy, mga kaibigan, ha, nyo kalimutan sa Sabado, ha. Hello kay Arnold Caldea, Jacqueline Fariñas, maligayang pagkinig. Nanay Gigi! Kayo mo lang, malapit na. Si Ate Glenis, can you ask me to bati niyo? Dali, maano yun, ate? And also these people has been missing him on air. Hello to Ronnie Lau, Ado, and Marites Asa Cheche. All of them are from Sampaloc, Manila. Kaya sa mga taga-Binalot, maligayang pakikinig po. Kumusta kayo? Nonny Lumbi is tuning in right now. Happy listening po. Si Regina Constantino is tuning in. Hello sa iyo, mama. Ayan. Ibalik rin sa loobin. Oo naman. Si Kenneth Ko ay naka-antabay. Si Mimi Bartolome ay naka-antabay. Maligayang pakikinig po. Bon Voyage, Team Ayabags member from Fort Worth, Texas. Maria Tom Sheen, pauwi siya bukas sa Pilipinas. Nadalawin ka daw niya sa booth. Huwag na sa booth, no? Sa bahay na. Di ba para maabutan niyo nakaporontong doon? Si Wonder John ay naka-antabay daw. Bakit po? May powers ka eh, no? Sister Menezes, nandito. Hello sa mga taga RTU. Yeah. Tama, di ba? Tama. Maligayang makikinig po. Si Miss Pochi. Di ba? Oh. Sabi niyo, bakit pag sinesearch ko yung kabab ang lumalabas embutido? Magkamukha kasi sila. Yung kabab, parang kinawawa na flat lang siya ng kaunti, di ba? Yung embutido, parang napasma. Namaga. Si Miss Leslie Horndeck is tuning in right now. Happy listening po. Maligayang pakikinig. Si Sir Garda for Saucy. Nakanta ba? Saucy, oh. Pagkabalik sila, this coming Saturday. Ah, hindi. Sa 18-2 pa lang. Pagkasabi ko dito. Si Christy Apcoating is tuning in right now. Hi from Cebu. Uy na, nakanta ba? Energy FM Cebu. Ayan. Hello po. Reyna's family and Apayor from Ninya Hati. Wow. Pangalan pa lang pilingira ang dati. May mga ganyan, yung mga pangalan sa ano, sa mga Facebook na yung mga kung ano-ano. Okay lang yun eh, yung mga, halimbawa, Wonder Keme, Wonder John na ganyan. Diba? Totoo, okay pa yun eh. Maganda. Pero may mga kilala ako, yung pangalan, mabalik na rin nila. Yung pabalik, parang yung kakasi ko nung ano, kasi si Arman. O, Namra. Ano yan? Anong point mo, Brad? Hello, Papa. Diba? Okay pa yan. Eto pa malupit. May mga nagtitiyam sa akin na ang pinakamalupit na part, mga kaibigan, yung pangalan, naka-Japanese. Tapos, sabihin, Paus, batiin mo naman ako. So, walang pangalan yung PM. Walang pangalan yung PM, batiin ko daw siya. Tapos, yung pangalan niya, Japanese. Ano ko pasahin? Ano ko ni Hongo ako? Totoo nga, di ba? Itago mo sa pangalang Madel Hornedo. Yan natin. Dati yan eh. Sama, di ba? Klase ko ng college. Hay mama, malaki yung pakikinig sa'yo. Mga klase ko ng ano. Yung caller mo, Pops. Virgin daw. Pero nagpapadala ng pic na nakabra. Sira, hindi. She was asked. But she did not send the picture to the guy. She sent it to us, Joy. Hindi siya nagpadala. Hindi mo umintindi si Meg, eh. Ah, Meg ang pangalan. May nasaktan sa boss.
Si Jen Fulianti, nakanta ba sa atin? Si Teen, Annika Lorraine, maligayang pakikinig po. Kumusta kayo? Si Angelica, sino to? Portaleno, ayan. Papa Jay, papati po sa Hong Kong. Hello sa mga taga-Hong Kong. Dami taga-Hong Kong nakikinig sa atin. Actually, kahit yung Prime Minister nakanta ba yun? Si B! PB! Ayan, hi Pangga, sabi niya, mukha mo. Don't talk to me. Don't talk to me, ha? Like, no. Anong no? Si Eka, ayan, Francisco nakanta ba, kaya ang bumubuhay ng gabi namin pag-uwi mahabang traffic sa C5. Traffic pa C5 lagi, bakit kaya? Lagi yan, pag-gabi? Bakit? Ang dami na, no? No? Si pero ng C3, may C4, may C5, may C6, diba? C7, meron ba C7? Wala pa, no? Pero magkakaroon niya, magkakasunod dyan, eh. Diba? Ano ba mga... Alam niyo nung bata ako, sabi ng tito ko sa akin, sabi niya, sabi ko, tito, bakit C5 ang tawag sa C5? Sabi niya, kasi pag tinignan mo yung C5, yung kabaan niya, merong, merong limang parte na parang pasi. Ganun, parang paliko. Parang humisi daw yung buo. Parang kakurve yung kasada. Talaga? Di okay lang yun, aniwala. Kasi pwede naman talaga eh. Bakit may lima. Nung naisip ko yung four, C4, paano na yun? Di? Sinukat din. Naman. Ah, apat na si yung ano, kuhorte. Ganun. Yung tito ko yun. Pangalang Philip. Tito Philip yun eh. Bulero eh. Binawala akong tito ko eh. Oo. Oh. Oo, oh, sinabi sa akin, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15. Siguro po, puro kasada ng Pilipinas na, no? Saan ka ngayon, Brad? Andito ako sa C81! Sa banda yan, malayo ako! Banda ano to, saan? Pampanga! Pampanga. Hindi Pampanga. Pampanga. Ang kulit na miss niyo ako, ano? Pang-apat na gabi ko pa lang to sa ano, energy, ha? Pang-apat. Mga ilang gabi kaya ako dito bago si Bakin ang boss namin. Pabali yung BF ko, si Choi, nag-drive. Salamat, sabi ni Eno Eka. Woo! Ano hawak mo? Woo! Traffic! Ano hawak mo? Hawak ng jowa mo, yung Manabella, Cambio, ikaw. Ano hawak mo, te? Diba? Cellphone, diba? Oo. Oh. Uy, yung awayin yung mga jowa niyo yung drive, ha? Awayin yung lalaki pag nakapark na kayo, huwag yung awayin na drive. Kasi, pag nag-stop off yan, kahit alam yung mali o tama, may kandente, wala na, diba? Huwag yung awayin. Hawakan nyo na lang. Yung cellphone. Mag-chat-chat na lang kayo. Ay, huwag pala kasi, hindi pala maganda mag-chat pag, di ba, inside ang moving vehicle kasi nakakalabo ng mata. Tama, di ba? Oo. Eh, yung ano, sumasagot pa to, parang tanga, oh. Yung cambio po ang hawak ko. Nagpadala pa ng picture, oh. Cambio ba yan? Ba't ang itim yan? Ay, pinadala yan, tayo mo, ayan, ayan, nagpadala, Mark, ayan, oh. Nagpadala ng picture, oh. Huwag mong tulungan mag-cambio, ha? Kaya niya yan, uy. He can handle that. Handle something else, Chuck. Alam niyo sa ano ng energy, ang dami na namin dito ngayon. Oo. Alam mo, eto ha. Ay, huwag kayo magagalit na. Baka magalit sa si Gina eh. Saka si Jim. Baka magagalit. Pero, recto. Hindi naman nakikinig siguro sa Gina ngayon, ano? Hindi nakikinig si Gina. Matulog ngayon, no? Nakikinig. Ayoko na sabihin, magagalit yun eh. Hindi ko lang malaman dati nung makita ko si Gina sa Jim. Sabi ko, paghahamon, ba't nakatanggal yung bubong sa energy? Bakit? Parang naaarawan yung dalawa palagi. Ano, si Jim na parang laging bilad. Sabi ko, gabi naman yung board work nito, pahapon naman, bakit? Eh, masibag si Jim, ha? Maybe lagi nasa field yan, ha? Si Jim. Hindi pa ako si Jim, ha? Ako si Jay. Si Jim kasi, pangalan, G. Jim, eh. Papa Jim, ako yung Papa Jay. Palitan ko pangalan mo, ha? Gawin natin, ano, Maritex.
Hoy, Jim! Jim Butido, papunta ko pangalan mo kasi napagkakama lang. Magka-buhas kami ni Jim, actually. Magka-temple yun, para kayong paus lagi ng aking buhok na kulot ko. Oh, mula ngayon, Jim, ang pangalan mo iba na. Hindi na Jim, Marites. Ay, nako ka! Bukas lang, wala na akong trabaho. Teka lang ha, mabati lang ako. Ganda mo yung background ko, Brenda. Gawa ko yun eh. Yabang ko, gawa ko yun eh. Sa rektor, ito mulong eh. Ano, puro Dota ginagawa. Okay lang ha, mabati lang ako. Nag-PM yata yung boss ko eh. Wala, natulog na yung boss ko. Pag inulit mo yung joke mo, sabi niya, babagal ako yung internet natin. Hindi na po, ma'am. Rebilsan niyo na po. Yung bagalan mo, please, oh. Nakaluwag-luwag kami. Alam niyo ba, kanina nagpakabit kami ng router. Oh, kasi ang bagal ng net namin, yun ang araw, eh. Kanina umaga, nagpakabit yung boss namin ng mabilis na mabilis na mabilis sa internet. Ang bilis, grabe. Sobrang bilis talaga. Sa, mababa, oh, paking tayo mabilis, mapapaganong ka. Sobrang bilis, oo. Oh. Hindi ko nabasa yung mga mensahe, eh. Dumaan na lang. Ang bilis talaga, sobra. Ang corny ko, eh, no? Pwede miss niyo ako, ha? Papanti naman, Papa J. Si Casey Gaddy at Rosel Torres, all the way from Perth, Australia. Might, right, I'm sorry, might. Australia. Si Excel and Mitch Orlock. Tama ba to? Bahala ka pag ganyan. Pangalan mo yun, nag-jegemon yan. O yung mga taga-Dagupan. Ayan ha. Dagupan City, Pangasinan, maligayang pag-inip. From Daniel Gutierrez. Ayan. Please pakibasa naman po. Di ikaw. Ako pa. Pa-play naman All My Life by America. Ayan. Para sa mahal kong girlfriend na si Mariel Lozano. Ooh! Yung Love Life. Chumamba. Pabati naman ako, Jackie Villanueva Madera. Maligayang pakikinig po. Ayan. Bakit yung pinapadaan sa best friend ngayon bati? Siya ba yung DJ dito? Inaabala niyo si Marky. Nakita niyo, nagpo-push up siya ngayon eh. Nagpo-push up. Maganda yan eh, no? Pag ayaw mo, store pa yung jowa mo, alam mo, text later. Ba't ang gagawa mo, nagpo-push up? Siyempre, hindi mo pwede mamakas yung telepono mo, nagpo-push up ka, di ba? Pwede, di ba? Oo. Ano din mo? Hey, babe, what are you doing? Push up. Hindi ka makaka-reply, nagpo-push up ka, maghapo ka. Sabi mo, I'll be doing push-ups all day long. Paano hindi ka na mag-reply, ha? O, ganyan yan. May mga tumalo, estudyante kayo, estudyante? Principal, okay. Paano kayo sa buhay niyo? Kayo sa bagot, eh, ha? Si Sir Howard, happy listening to Ate Nini Fortuna, Ate Joy Tadle from Howard and Jody. Thank you very much for tuning in. Maligayang magbati po sa mga pagmumukha ninyo lahat. Thank you. Yung babati nyo, sana? Ang lalaki naman ang babati nito. Sayang. Jellyfish Education Consultancy, Manila Office is tuning in right now. Saan naman na? Sa? Ah, dito, PSC! Dati may mga dyan babae, may kasa akin. Oo, oh, dati. Sabi niya, hi, I'm from PSC. I crush you. E, joke lang. Hindi siya malapit, di ba? PSC. E, joke lang po, wala pong ganun. Wala pong kwento. Miss Shea and Miss Melay, nakaantabay sila. Ayan, hello po sa inyo lahat. Thank you very much. Mamang sumasagot? Ano sabi? Ano sabi ni Regina? Ang dal-dal niya, si Regina Constantino. No? Magiging DJ yan. Sabi, hindi kasi siya nagbabasa ng mensahe. Hoy! Binati kita, bakla ka ng taon! Binati ko kayo. Excuse me po, hindi po Jeji mo ng Wonder Jonah. Ah,
Pakaibigan, play lang ako ng kanta, ha? Ano kayo maganda kanta natin? Mag-Ogie kaya ako? Ogie. Ogie Domingo. Ogie. May Ogie. Idol yun, eh. Ogie. Alcacin. Pero, pag ba Diaz yung kinatype ko, Ogie Diaz. Ano kayo maganda ka na? Oh, ano kayo maganda ka na? Sige, Ogie. May play ako kanta. Cute to, mga kaibigan, ha? Kanta ni kay Ogie when he was younger. Diba? Oh. Now he is younger. Matangang DJ, no? Younger. Tungan natin ang... yung bagay. Magbukoy din lang tayo. Ay, gusto ko na ano. Michael Pangilinan hanggang kailan? Yan. Alright, mga kaibigan. It's me on your radio. Gusto sabihin radio. Sabihin mo, Energy! All here on 106.7 Energy FM. Mga kaibigan, we are located at Estrada 2000 Building Ortigas Center, Pasig City. Kayo po na sa 15th palapag. Ha? Paglabas mo ng elevator, kumaliwa ka lang, tapos mag-pray ka, tapos tumuloy ka din. Makakarating ka sa amin. Promise, ha?